Huling batch ng mga Pilipino at kanilang pamilya na piniling lumikas mula sa Gaza nasa Pilipinas na. Department of Foreign Affairs tiniyak na tutulungan ang mga natitirang Pilipino doon sakaling magbago ang kanilang isip. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Pang-apat na beses na ninanadya sa border sa pagitan ng Gaza at Egypt nang muling magbakasakali sila. At dito ay laking tuwa nila na mapayagan na rin ang kanyang asawa na makadaan dito. We reached Egyptian border. We stayed there more than like 10 hours or 12 hours just waiting. Actually, I am the last one left the border. It was they are doing the best to put my name and to get approval for me to be out. Kasabay nito ay may kalungkutan pa rin dahil hindi niya alam kung ano ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Hindi ko po talaga masabing masaya, pero masasabi ko po grateful po talaga ako na buhay po kami at nakalabas kami. Yung nasa isip po namin, hanggat wala kami sa Pilipinas, parang hindi pa safe eh. Ngayon, nais na lang munang makapagpahinga nila mula sa hirap na kanilang naranasan bago makauwi ng bansa. Kasama sila sa 13 Pilipino, kabilang na ang 7 mga bata at 6 na asawang Palestinian na nakauwi sa bansa kagabi. Sila na ang huling batch ng mga Pilipino at Palestinian spouses mula sa Gaza na una na nagpahayag na nais ng lumikas mula sa kaguluhan doon. Ito ay kasunod pa rin na nagpapatuloy na gulo sa lugar matapos ang opensiba ng Israel laban sa grupong Hamas. Ayon kay DFA Assistant Secretary Paul Cortez, nagpapasalamat ang mga nakauwi mula sa kaguluhan na kanilang pinanggalingan. Nagbigay ng konting financial assistance sa kanila pagdating nila ng Ehipto. So, binayaran din natin yung ticket nila pa uwi dito. Pagdating naman dito, tutulungan sila ng OWA at ng DSWD. At merong mga local government units na nagbigay ng, nag-express ng interest para tulungan din yung mga kababayan natin para maka-rebuild sila dito. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa mga LGU at iba pang mga ayensya ng pamahalaan para sa mga posibleng uwi pa. Sa kasalukuyan, meron pang 26 na mga Pilipino ang naiwan sa Gaza dahil hindi nila maiwan ang kanilang mga asawang Palestinian. We will always, always welcome itong mga kababayan na ito, even if they quote-unquote miss the bus, kung sakali man you want to put it that way. But our commitment stands for those of our kababayans who wish to come home, we will help you, we will continue to assist you. Sa ngayon, wala pang impormasyon ng DFA kung kailan posibleng muling buksan ang Rafah crossing, ang border sa pagitan ng Gaza at Egypt. Nakanda namang umalalay ang mga embahada ng Pilipinas sa Jordan at Egypt. Rod Lagusad, para sa Bayan.